Magandang araw po mga kabayan. Muli po ako magpapalabas ng videos tungkol sa halamang gamot na ang target po ng halamang gamot na ito mga kabayan sa ating katawan, nakaramdaman ay yung pampalakas ng mga buto, panglinis ng mga buto, pampatibay ng mga buto, panglinis, pangtanggal ng mga toksik sa ating loob ng katawan na yung mana ipapasok po natin na hindi angkop sa ating loob ng katawan na siyang nagbibigay ng karamdaman. Katulad po ng mga mamantika, yung mamasibo, yung mananinigas po. Yung mananinigas po mga kaubayan na siyang bumabara sa mga daluyan ng ugat, hangin, napapunta sa mga puso, sa puso, sa baga, na siyang dahilan ng sanhi ng ating karamdaman na medyo mabigat po. Yan po ang target ng halamang gamot na ito mga kaubayan sa ating katawan. Ang gagamitin ko pong halamang gamot mga kaubayan ay nandyan po lamang sa tabi-tabi, pero bago ang lahat mga kaubayan ay wag po sana natin ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell, at kung maaari po sana ay pakishare na din po para sa ganun ay updated po kayo sa lahat ng ipapalabas kong videos at sa ating mga kaubayan na nasa libliban lugar saan man po sila naroon, at kung napanood po nila itong videos na ito mga kaubayan ay maaari pong makatulong sa kanilang karamdaman sa pamamagitan po ng inyong pagsishare mga kaubayan. Ang gagamitin ko po nga lamang gamot na ito ay nandyan po lamang sa tabi-tabi, sapagkat ito po'y inuulam, kinakain, ipinapasok sa loob ng katawan po mga kaubayan. Ito po, alusiman po. Ito po alusiman mga kaubayan. Alusiman at itong talilong. Ito alusiman, talilong. Yan po mga kaubayan. Itong alusiman mga kaubayan ay hindi po natin pinapansin, kasi pag nagtanim po tayo sa ating bakuran, sa ating taniman, ay binubunot po natin ito, at ito po'y ating itinatapon, sapagkat ang alam po natin ay ito ang kumakain ng sustansya na ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ay kaagaw po, umaagaw po ito mga kaubayan, pero hindi po, sapagkat ito po ay napaka-importante sa atin, itong alusiman na ito. Ang dami pong benepisyo na makukuha po natin ito, lalo na po sa ating mga karamdaman. At itong talilong po mga kaubayan, itong talilong po ay hinahalo sa sinigang, sinasalad. Ganon din po itong alusiman mga kaubayan, pero karamihan sa atin ay hindi po natin alam ito. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, sa mga liblib na lugar, sa mga kabukiran, o sa ibang lahi, ay napaka-importante po itong alusiman. Ngayon, ito po ay linuluto mga kaubayan, hanggat pinapaliwanag ko po ang kakayahan ng mga halamang gamot na ito, ay ilalaga ko po ito para makita nyo kung paano po magsilbing gamot ito mga kaubayan. Aking sinabi kanina mga kaubayan na ang target po ng halamang gamot na ito, nakaramdaman sa ating katawan, ay yung mahinang buto, ay yung maruruminang buto, kinakalawang na o mas sakit ng ikilos, o parang tinutubuan ka na ng arthritis. Kung baga po sa ipin natin mga kaubayan, at medyo mahina na yan, madumi na yan, ay pang Colgate po ito. Parang Colgate po ito. Parang sabon, lilinisan niya po yan, patitibayin niya po ulit, proteksyonan niya po yan. Yan po ang isang kakayahan ng alusiman at talilong. Pag ito po ay pinagsama mga kaubayan, yan po
ang talagang tinatarget nilang karamdaman. Pero pag isa-isa lamang po, pag ito po ay ginawa mong salad, ay hindi po ganun kabisa. Sa dugo po lamang yan, pampalabnaw ng dugo, yung mabaradong ugat, may kakayan po siyang tunawin. Yung mga nagbabara sa mga ugat, yun po lamang mga kaubayan. Hindi tulad ng kahalo niya po itong talelong. Malakas po yan, vitamin C po yan. Yun po, sa buto po, yung mahinang buto, patitibayin niya po yan, palalakasin niya po yan. Yung toxic sa ating mga katawan, yung maipinapasok natin sa loob ng ating katawan, na hindi po angkop sa loob ng ating katawan, na siyang nagbibigay ng karamdaman. Katulad po ng mamantika, yung mamasibo, pag yan po ay nanigas sa loob ng ating katawan, pag yan po ay hindi natunaw at nanigas po yan, bumabara po yan sa mga ugat natin na maliliit mga kaubayan. Katulad ng mga ugat na papunta sa puso, papunta sa baga, pag yan po, doon po nanigas, doon po inabutan ng pagtigas yan, yung sebo na yan, yung mantika na yan mga kaubayan, ay magkakaroon po tayo ng diferensya sa baga, sa puso. Maring mahirapan po tayong huminga, magkakahika po tayo, o depende na po sa karamdaman na may dudulot niya sa ating baga o sa ating puso. Kasi masailan na po yun mga kaubayan. Yun po, yung mga bumabara po sa mga daluyan ng ugat hindi magandang ipinasok natin sa ating katawan, lilinisan po nila yun mga kaubayan, tutunawin po nila yun sa pamamagitan ng bisa, ng alusiman, at ng talilong mga kaubayan. At yung matataas na dugo mga kaubayan, halimbawa high blood ka po, matataas na dugo, nagmimintin ka na po, pag ito po ay lagi ka pang umiinom nung pinaglagaan po nito, ay hindi mo na po kailangan magmintin na uminom ng gamot para sa high blood. Kasi po, yung malalapot na dugo, yung matataas na dugo, kukontrolin niya po yun. Kasi medyo may asim, hindi po maasim na ipapasok natin sa loob ng ating katawan, hindi po natin malalasaan na maasim ito mga kaubayan. Masarap ito, parang alokbati po lamang ito. Pero, yung panglasa natin na masarap na yon, pag na-stuck po sa loob ng ating katawan yan, umaasim po yan. Nagiging umaasim po yan, nagiging vitamins po yan, nagiging gamot po yan. Yung asim na yun mga kaubayan, yan po ay may kakayahan na tumunaw sa mga naninigas na taba, mantika. Kasama na po yung pang-cleansing dito yan mga kaubayan. Yan po ay may kakayahan na tumunaw sa mga naninigas na taba, mantika. Yung mga dumi na naipasok natin sa ating katawan, na naninigas na unamumuuna mga kaubayan, tutunawin niya po yan. At kung sa dugo naman po mga kaubayan at lumapot po yan, ay palalabnawin niya po yan, katumparang aspirin po ito mga kaubayan, na pagmataas ang dugo mo, malapot ang dugo mo, at laging nahilo, sumasakit ang kwan, basta't positibo na mataas ang dugo mo, takbo ka dun sa tindahan, bili ka ng aspirin. Ganun po ito mga kaubayan. Parang aspirin po ito. Kaya lamang po, tulad ng lagi kong pinapaliwanag, ito po ay herbal remedies po lamang, mga kaubayan. Herbal remedies na nakakatulong po sa ating katawan. Kaya bago po natin ipasok sa loob na ating katawan, ay kailangan saliksikin po nating maigi. Kumukulo na po. Yan, kulong-kulo na po. Pakatasin ko po ng maigi para makuha ko po yung katas niya. Yung bisa niya po mga kaubayan, kasi yung bisa nito ay pupunta na po sa tubig. Ngayon, kung talagang gagawin niyo pong talagang solid na halamang gamot po ito mga kaubayan, ini-steam po lamang ito, tapos pinipiga po yan, kinukuha yung katas. O kaya, blender po ito, ginagawang juice po yan mga kaubayan. Saglit lamang po at kukuha ko ng...
Ito na po siya, mga kaubayan. Pag gumawa ka po ng halamang gamot na ito, may ulam ka na po. Kasi ito ulamin ko na po yan, mga kaubayan. Gagawin ko na pong salad. May gamot ka na, mga kaubayan. Kaya lang po, pag gagawin mo pong ulam, mga kaubayan, hindi kasing bisa na solid na gagawin mong gamot. Kasi ulamin mo eh. Ito katulad nito, ulamin ko ito. Pag ginawa po natin solid na gamot ito, mga kaubayan, at kakatasin natin, konti lang po ang makukuha natin sa ganitong karami. Siguro makakuha po lamang tayo ng isang ganyan, hanggang dito lamang po yung katas niyan. Pero yung katas na yan, mga kaubayan, yung katas niya na yan, pag tinimplan mo po, ay makakabuo ka na po ng isang ganito. Isang basong ganito. Titimpla mo po ng tubig yan. Kung ayaw mo na pong timplan ng tubig para mas mabisa, ay inumin mong puro-puro. Pero hindi mo po ubusin yung ganito karami kasi masyado pong mabisa yun, mga kaubayan. Kaya lagi ko pong in-advise sa ating mga kaubayan na gumagamit ng halamang gamot na ganito. Pag nakakuha sila ng katas hanggang dyan, may isang basong tubig yan. At yan po ay mga dalawang inuman o tatlong inuman. Isa sa umaga, isa sa hapat. At tanghali, isa sa gabi. Ganun po. Kasi hindi po tayo pwede, kahit halamang gamot yan, mga kaubayan, ay hindi po tayo pwedeng masubraan, ma-over, yung minsanan na gusto nating gumaling. Hindi po para po tayong umiinom o nagmimintin ng gamot na binibili natin. Nakabalance po yan. Kaya yung ganito karami po, yung ganito karami, ay maghapon pong inumin yan, tatlong bisis pong inumin. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Ganun po yan, mga kaubayan. Hindi po pwede yung minsanan para gumaling. Hindi po. Mali po yun. Herbal po yan, pero kahit herbal po yan, mga kaubayan, ay hindi po maganda. Parang minamadali mo, binibigla mo. Mga kaubayan, hindi po. Kailangan sundin po yung tamang proseso. Katulad yan, linaga ko po. Linaga ko po sa tubig yan. Ganito po karaming tubig yan. Ito po isang inuman na yan. Isang inuman na po ito, mga kaubayan. Ibig sabihin, pwede ko pang pakuluan yan ng dalawang beses. Mamaya, pwede ko pang pakuluan yan mamaya para mamaya. At pagkatapos nun, pwede ko pang pakulan ulit para mamayang hapon. Yan po ay gamot na po yan, mga kaubayan. Ang tulad ng sabi ko, mga kaubayan, huwag nating baliwalayin itong alusiman na ito kasi ang target na gagamutin nito, yung buto, yung matoksik sa ating katawan, pampalakas po yan, panglinis po yan, at pampababa po ng dugo yan. Ang lasa niya po ay mainit. Ang lasa niya po, mga kaubayan, ay matamis-tamis, masarap-sarap. Wala ka pong malasahan na pait, wala ka pong malasahan na kung ano-ano, kahit bata, pwede niya pong inumin ito, mga kaubayan. Sana po ay may napulot kayong konti sa aking ibinahagi tungkol dito sa alusiman na halamang gamot ng kanyang tinatarget na karamdaman. Huwag nyo pong baliwalayin ito sapagkat napaka-importante po talaga. Ito, madalang ko. Ngayon ko lamang po ipinalabas itong videos na ito kasi ngayon lang po ako nakakita ng alusiman, mga kaubayan. Na taon po lamang na gumala ko at
nakakita ko ng arusiman, kaya ito po, ipinalabas ko ngayon para malaman po ng ating mga kaubayan. At hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.